pwedeng i-describe mo yung una, yung mga negotiations niyo, ano kaya yung unang negotiation hanggang sa mga hanggang nag-break down yung negotiation? Yes, first day noong unang araw nung barikada ay that is March 30. Ang unang humarap sa amin ay ang chief of police ng Kidapawan City, si Colonel Kalinga. At sinabi namin sa kanya ano yung didemanda ng mga magsasaka, yung 15,000 sakso price para doon sa mga nagugutom ng mga magsasaka na naapektuhan ng tagtuyot. At maya-maya humating ang kanyang mataas na pulis, si Deputy Director Colonel Alexander Tagum. Ganun din, sinabi namin sa kanya na ang kailangan po namin makausap ay si Governor Lala Mendoza. Anon, maya-maya dumating na naman si Mayor Evangelista ng Kidapawan City. Kaya ganun din, pinassert pa rin ng mga leader, ng mga nagbabarikada na ang kailangan humarap ay si Governor Lala Mendoza dahil andito ang mga farmers na nanggaling sa 7 munisipyo at isang syudad ng North sa Cotabato. Kaso, ang tigas ni Governor Lala kung sino-sino na ang kanyang pinapadala noong unang araw. Halimbawa, sino mga pinadala? Yan, pinadala niya po si Mayor Evangelista, si Alexander Tagum. Sabi at, nila silang pinadala ni Governor. Oh yes, pati yung kanyang spokesperson, si Jesse Inid. Wala ba silang binigay na commitment, response na konkreto sa demands ng mga magsasaka? Wala po. Ano lang sinasabi? Pinutil. Pangalawang araw po ay nag-meet po yung mga leader, pati si Governor Lala Mendoza, inilapag ng mga leader ng mga magsasaka at lumad yung 15,000 na sinisingil kay Governor Lala na galing naman sa Calamity Fund. Kaso, tinanggihan ito ni Governor Lala at meron siyang counter proposal na 3 kilos of price quarterly and na 3 months ganun yung ibibigay. Tinanggihan ito ng mga dumanga leader dahil hindi yun makabuhay, hindi yun sapat. 3 kilo sa 3 buwan, sa isang buwan na 1 kilo. Hindi niya maubuhay ang 13,000 na mga magsasakang apektado ng El Nino. Paano niya ipinaabot sa mga leaders? Paano i-distribute yung 3 kilos per doon mismo sa munisipyo? Opo. Bawat munisipyo? Sa munisipyo. Umuwi na daw sa munisipyo at nag-aantay daw yung 3 kilos of price. Tinanggihan ito ng mga leader na bukod sa napakaliit yung 3 kilos of price quarterly in 3 months, pangalawa ay merong experience ng mga leader na kapag sa munisipyo ay hindi ito nakarating doon sa mga nangailangan dahil na ginagamit lamang nila ito sa politika, lalo na panahon ng eleksyon. Halimbawa, meron kayong masasite na sample sa munisipyo, sa municipal level na may ganoon nangyari? Yan, base sa kwento ng mga lider ng magsasaka, ay hindi lamang nung April 1 yung unang barikada ng probinsya. Nagbarikada na rin ng 90s at sa ganon, sinabi na andun na sa mga munisipyo sa bigas, pero wala. Walang bigas sa munisipyo. Kaya pinagkuhanan nyo ng aral ng mga magsasaka. Okay. Day 3, ano nangyari nung day 3? May negotiation pa rin? Ang day 3 ay umagang-umaga tumawag ang spokesperson ni Lala Mendoza at gustong makipag-usap ulit si Governor Lala. Kanino? At sa mga leader. At handa naman kaming makipag-usap sa kanya. Dahil nga, yun nga ang pinunta namin doon. Kausapin siya para doon sa demanda. Siya lang po yung matigas at ayaw pong makipag-usap at ayaw niyang pakinggan yung ang kanyang mga constituent doon sa North Cotabato. Ngayon, nag-reach out na siya. So, anong inyong response? Bandang tanghali ay mag-uusap. Pero wala pa yung oras ng negotiation, 'di ba? Yun na nag-disperse na si Mayor Evangelista pati si Colonel Tagum. Merong halong deception yung negotiation ni yung offer na negotiation ni Governor Lala nung tanghali. Saan dapat isasagawa yung negotiation? Neutral ground din sa diocese din. Doon lang sa
doon sa UMC? No, sa diocese, Catholic. Sa Roman Catholic. Oh, Roman Catholic. Sino mag-host? Ayun nga, yung mga padre. Okay. Yung mga... So, 12 noon dapat yun. Anong oras pumutok yung... Eh, 10:30. 10:30 ay ando na po, nag-implementa po ng dispersal si Myori Evangelista, pati si Alexander Tagum ng PNP. So, ang sinasabi mo, they preempted the negotiations? Hindi, meron po yung halong deception eh. Nag-offer si Governor Lala ng negotiation, pero ang kanyang kinimplementa sa ground ay dispersal. Hindi naman po pwedeng napumilo si Mayor, si Alexander Tagum kung wala pong basbas ni Governor Lala. Dahil simula pa po first day, unang araw, inuutusan ni Governor Lala sila Mayor, sila Alexander Tagum kung anong kailang gagawin. Ibig sabihin, yung third day ng dispersal, utos yun ni Governor Lala Mendoza.